My dear brothers and sisters, we've heard tragic and shall we say, or maybe we can say, heavy stories in our readings today. Paul and Silas were persecuted and was put into prison. And on the one hand, Jesus now expressing boldly his farewell to his apostles. But the stories ended well. Nakalaya naman sina Pablo at si Silas sa kanilang pagkakakulong at nabigyan naman din po ng lunas ang mga alagad sa pamamaalam din ni Jesus sa kanila. But what served or who served as their comfort and their strength during these moments? If you listened intently in our first reading, it sounds weird that during midnight, Paul and Silas, as what we've heard, were praying and singing hymns inside the innermost cell kung saan sila inilagay while the other prisoners were listening to them. Wala po tayong narinig na meron bang nairita, nagalit sa kanila. Maybe as they were singing as well, the other prisoners were listening and also joining them in praising God. Alam nila na kinulong sila pero hindi sila nakalimot na mayroon silang Diyos sa kanilang buhay na kaya nilang tawagin at bigyang papuri kahit sila ay nakalagay sa kanilang preso. The sadness on the one hand of the apostles cannot be imagined. But Jesus assured them, someone will be there for you. The advocate will be with you. My dear friends, sadness, the prison, and the chains, if we wish to say, are so real today and would sometimes differ in their own little ways. Yung malungkot na lamang po, masasabi po natin na ito din ay isang kulungan para sa atin. Ang maranasan pa ang iba't ibang pagkabigo, kasalanan, kahinaan at pagbagsak, preso at kadena na po iyan sa atin. Marahil preso, kadena o kalungkutan din po ang sakit, yung bigo, yung maloko at maiwan, yung sakit na ginagawa ng ibang tao, yung kawalang bahala ng iba para sa atin. These chains, prisons, and sadness can be so real and so near to us. But today, the apostles, Paul and Silas, are reminding us this sadness, this prison, the chains will never silence us to love God and give praise to God. Hindi kaya ng kadena ng preso o marahil ng kalungkutan na pigilan tayong magmahal at magpuri sa Diyos. In your own chains, in your own prisons, remember that God is with you. Remember that you can always call on to God. Remember that you can always hold on to God. Tao po tayo at marahil sa kabila ng mga bagay na ito, magrereklamo tayo at mahihirapan tayo. Pero may Diyos na hindi umaalis sa buhay natin kahit man tayo ay pahirapan. God never leaves even when sadness, the prison, and the chains cannot be even detached from us. We have a God alive in us to whom we can always call.
to love even we are in chains, and to praise for the rest of our days.